humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Sa part 1 ng ating episode tungkol sa Urban Container Gardening, ikwento ni Sir Jojo Rome ang kanyang pagsisimula sa kanyang sariling Urban Container Garden. So ngayon, sa ating part 2, tayo naman ang tuturuan ni Sir Jojo kung paano magsimula. Abangan niyo po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Tuloy-tuloy nga po ang ating usapan tungkol sa UCG or Urban Container Gardening. Sir Jojo ay mag-share sa atin kung paano tayo makapagsimula at paano ba mas maging productive ang ating UCG. Hello, sir! Hi! Ito po, i-share ko po sa inyo kung paano magsimula, no? Mag-start ng UCG o Urban Container Gardening. Una-una, ang kilalanin natin ang plant foods, no? Based sa basic na crop growth and development, kailangan niya ng plant foods, no? Ng sunlight, kailangan niya ng water, and humus, organic minerals, no? And then carbon dioxide. And then mayroon tayong humidity, yung parang yung ano mo diyan, yung feeling mo na parang humid, mainit, yes. No? Kailangan niya ng ganyan kasi humidity is parang warm, moist air. Suspended air siya. Kailangan niya ng dahon, no? Na ma-absorb niya yung parang yung moist, no? Para matuloy na, ma-proceed niya yung photosynthetic activity para gumawa siya ng starch, no? So, yun yung pagkain. So, kung magplano ka ng garden, for example, sa ginawa kong 50 square meter, mayroon tayong guidelines, no? Number one, hanapin mo yung area, o dahil urban container gardening, wala tayong choice, you still have to select the site. Kasi sa bahay mo, ito, 50 square meter. Pero in case na wala kayong 50 square meter, gawin mo pa din ang site selection. Okay? So, ang consideration ng site selection is, of course, sunlight orientation. No? Natatamaan ba siya ng araw from east to west direction ng araw? Kung pwede, parallel mo siya doon sa movement ng araw. So dahil wala tayong luxury, kasi nga, fix yung ating mga areas, basta kung pwede, matamaan siya ng araw na mayroon siyang 5 to 7 hour light exposure. So parang nag-o-opisina lang din to, sir. Kung mas mababa dyan, like sabihin mo, mga 3 to 5 hours or 2 to 3 hours lang, mag-change, hindi na siya pinakbet. Parang mga herbs na lang, yung parang mga shade-loving plants na siya, yung hindi kailangan ng tinatawag na direct sunlight, no? Kasi yes, dalawa ang light supply natin, no? As one of the sources of food, dito, makita mo, no? Plant food, sunlight. Okay, so sa application yan, no? Is magpili ka ng area na tatamaan ng sunlight. Pero mayroon ding light na tinatawag na radiation na light. Hindi siya direct na sisinagan ng araw, kailang maliwanag. Okay? So, 5 to 7 hour direct light exposure. Ito yung mga pinakbet vegetables. Okay? Pero yung medyo mas konti ang sinag ng araw, yung exposure niya, depende na yun sa crop. Hindi ako masyadong expert kung ano yung mga ano, pero kung tingnan nyo yan sa mga ibang mga group or videos sa YouTube. Hindi ko lang kilala kung sino sila, pero marami yan ngayon kung ano yung mga halaman na gusto yung shorter sunlight. Yes, or shorter photo period or sunlight exposure na mga halaman. Okay, so of course, lot area dimension. Sukatin mo ngayon. Kung makikita mo dito, mayroon tayong nahugis na parang
ano ba yun? Ang tawag nito, rectangular. Rectangle. Ano ba yung yes. Tagalog sa, hindi ko makakalimutan, parehaba. Parehaba. Yan, rectangular. And then makikita natin dito, mayroon ako nilagay dito na 10 meters by 5 meters. Example lang po yan. Nasukatin mo yan kasi baka akala mo sa iyo pa ang lupa na yan, in sa kapitbahay mo na pala yan. Hindi man magagalit ang kapitbahay mo, pero sa pagtatanim mo, hindi pa magagalit. Pero pag mag-harvest na, hindi mo na siya mapipigilan kasi nagtanim ka sa sarili kong lupa. So, kailangan yan to avoid confrontational. Okay. Water. Kailangan mo ng water, di ba? Sa plant foods na side, mayroon tayong water. Ano ba ang application? I-translate mo itong water as one of the sources of plant food into guidelines. Water and drainage system. Kasi pag sinabi mong water, hindi lang water na pangailangan ng halaman mo. Water din na kung sumobrang tubig, paano mo siya i-drain out? Kasi malulunod din ang mga halaman mo. So, ang namin naka-bullets dito, bullets, accessibility, distance from source. So, kung may ulan kayo dyan, mas maigi o mas mabuti na mag-collect tayo ng rainwater. Kasi nakaka-reduce din ng bill sa tubig yan. No? Pag mayroon tayong sariling collection ng rainwater. All excess water out. Ano ang ibig sabihin nito? Pag sumubra din ang ulan, kailangan mo i-drain ang garden mo. Kasi unang-una, pagkatapos ng ulan, maputik, maraming banlik, ay ma-slide ka dyan, eh dapat... Sir, yung nawa sa bahay, pwede dyan? Pwede yan, ma'am. Pwede gamitin yan. Pero ideally, pwede mo siyang i-imbak ng 8 hours lang. Okay na yan. Na overnight na naka-imbak dyan. Hindi pa naman pag babahaya ng lamok yan, kinabukasan, idilig mo. Pero kung emergency talaga na ano, huwag ka na mag-imbak, pwede mo naman si diligan. Anyway, ang ating soil, mayroon na tayong uling dyan, di ba? In case na marami ang chlorine ng nawasa water, no, di ba? May chlorine yan eh, kasi tinitreat nila yan. Okay, chlorine. So, pwede mo din i-direct yan. As depende yan kung mayroong uling ang which is ideally, dapat mayroon talagang uling ang lupa mo kasi i-discuss natin mamaya na pag may uling ang halo sa lupa mo, pwede mo i-direct ang nawa sa water. Walang problema. Pero ideally, kung pwede sana wala, kasi magiging limiting factor yun eh. Pag sinabi, dapat ulan lang talaga, hindi lang maraming ulan dito sa amin, hindi ka na mag-garden. Okay. Sabi ko, i-erase ko na itong mga rason na hindi gusto ayaw talaga mag-garden. Sa atin, gusto natin ipag-garden ang mga tao. Madali lang. Pwede ba ang nawasa water? Yes, pwede siya. Pero i-amend mo yung soil mo by adding powdered charcoal. Kasi powdered charcoal, chemically, mayroon siyang power to absorb. Absorb, hindi absorb. Absorb is like a sponge. Pero adsorb is, this is chemical action siya. Na pag itong chlorine, may uling, madali niyang i-adsorb. Parang i-magnet niya itong mga chemicals na nagdulot ng ano, yung masira yung... Sa kanya mapupunta itong chlorine at hindi didirekta sa ating lupa. Tama? Yes po. Oh, yes po. Siya yung mag-adsorb. Parang i-magnet niya. Okay, so all excess water out. You are still under the under plant foods, water, and then sa basic guidelines naman, is meron tayong water and drainage system. Importante talaga to kasi ito yung magbibigay ng parang kung maganda ang plan mo sa garden, meron kang drainage system, meron kang rainwater collection. In the first place, kung meron kang rainwater, walang excess water kasi hindi mag-waterlog o mag-imbak ang tubig sa garden mo. Kasi pag may tubig, inconvenient mag-garden, tapos yung banlik na yan, yung nag-cause ng accident, no? At saka ayaw din natin mag-garden pag masyadong basa ang lupa, di ba? So, excess water out, no? All excess. Kung makikita mo dito sa drawing ko, mayroong naka-blue,
dito sa upper left, rainwater tank yan. Okay? And then sa right side naman, mayroon tayong parang blue na naka-L. Diyan nag-umpisa ang ating drainage. Tapos towards the end, dito sa down rightmost, no, mayroon tayong naka-brown na, brown, na yes, line diyan. A drainage yan. Parang ano ko na yung parang symbol siya na mayroon talagang banlik o lupa. Kasi tubig sa ulan, may runoff, mayroong eroded na mga soil. Okay? And then bago natin ipalabas ang excess water, dapat maghukay tayo ng soil runoff filter. Kasi ang garden natin, magaganda ang soil natin. Nasubrahan sa ulan, umapaw yung ating pots. Natapon itong magagandang soil natin, nasali siya doon sa runoff water. Kaya lang, kung mayroon tayong soil runoff filter, mag-drop siya doon, tapos bago siya umapaw, and then yung tubig ang aapaw, tapos pero yung soil na magagandang soil na nadala niya, itong eroded water, hindi natatapon. Pwede mo pa din siyang i-harvest back para i-recondition mo siya, i-bilad mo siya, para ihalo mo balik sa lupa mo na pagtamnan ng gulay, okay? And then, dito naman sa humus, organic matter, we are talking about soil and nutrient management, okay? Basic lang po, no? Barrel composter, explain ko yan mamaya. Makita mo sa upper right ng ating parihaba, no? Ito ang ating garden, yung dinoing ko, barrel composter 1 and 2, okay? Okay, barrel composter 1 and 2. I-explain ko yan bakit 1 and 2. Ano ba itong barrel composter? Ito po ay kung saan mo itapon ang mga kitchen biodegradable waste. Okay? Yan, soil nutrient management. To produce good soil, the sources of organic minerals, pagkain, isa sa mga pagkain ng ating mga halaman. Kailangan natin ng vermicomposter. Okay? Nandito sa drawing natin, vermi beans. Kailangan natin ng heap composter. Explain ko din yan mamaya. Mayroon tayong drawing at saka picture talaga yan. Mayroon tayong heap compost box dito sa drawing natin. And then growing medium storage beans. Yan. Dapat mayroon ka pag-ipunan ng mga growing medium. Soil, oling, ipot ng hayop, vermicast. Dapat nakalagay, naka-organize yan kasi maliit nga lang ang space natin, hindi pa organize, nakakatamad talaga mag-garden. So, i-reduce mo ang population ng harmful or pathogenic microorganisms by solarization, ang tawag dyan. Solar dryer ang ating facility dyan. Yes. Kung maski maliit lang, mga 2 square meter, basta ilagay mo ang solar dryer kung saan mataas ang exposure ng araw. Yes. Okay. Huwag ka maglagay ng solar dryer doon sa lilim. May shades, no? Okay. May anino. Oh. Yan. Ang susunod is, dito na tayo sa carbon dioxide, no? Waste management system. Okay. Ano? Under pa rin sa humus pala is waste management system. Ano? Sorry. Part ng, para ma-organize talaga ang garden mo, dapat meron kang collection ng bio and non-bio. Ang non-bio, doon yan sa tawag nito, pwede ka pa makakuha dyan ng mga non-biodegradable ng recyclable materials katulad ng lata, ng empty plastics. Non-biodegradable yan eh. Diba? So parang ito yung then, sorting. Yes, sorting. Kailangan mo sa waste management system. Yeah. May collection bins ka ng bio and non-bio. Okay? Itong naka-green, bio. Ang non-bio, yellow. So ako lang ang naglagay ng code niyan to give distinction, no? Okay. Apo. So, storage bins naman ng mga tawag nito, ng mga bio at saka non-bio. Itong storage bins na ito yung magiging storage bins ng parang di ba, mayroon kang barrel composter, kinain ng worm, tapos mayroon kang hindi naubos ng worm. Tapos kailangan mo i-harvest ngayon ang ipot ng worms para magiging fertilizer. So itong storage bins na ito ang paglagyan mo ng mga pagkain ng worm na hindi naubos. Itong tinatawag na vermicompost, no? Pero yung... Sir, nabanggit mo itong mga worm, bumibili ka ng worm.
At first, pwede itong bilhin kasi binibenta na talaga to. Kasi kung sa akin lang, pwede man naman magbigay eh. Ito yung mga African crawler, night crawler. African night crawler, yes. Pwede mo yan hingiin sa kaibigan mo. Bilhin mo na lang, konti lang. Maski magbili ka lang ng 10 sa tag-piso. So mayroon 10 pesos, 10 worms. As long as mayroon kang substrate o yung pagkain nila, yung substrate or pagkain is the same. Pagkainin mo sila doon, mabubuhay sila. After 1 month, yung 10 magiging 20. Then, with given the right condition, exponential tawag nito, ang kanilang pagdami, no? 10 magiging 20, 20 magiging 40. Given the right condition, okay? So, ito makikita mo dito sa upper left, may recyclable waste, okay? Yan, mayroon tayong residual waste dito sa baba ng bilog na blue, yung rainwater. Bio liquids and fermenting. And then mayroon tayong bio liquid. Doon mo ilagay yung waste. Kakainin yan ng worm. Ang tawag dyan is black soldier fly. Hindi yan siya African night crawler. Black soldier fly. Pwede yan i-research sa YouTube. Marami kayo matutunan dyan. Ginagamit natin itong black soldier fly as a biodigester. Bio machines. Para i-degrade nila, kainin nila itong mga fruit peelings na magiging liquid waste, no? And then, black soldier fly, insect ba to? Yes, ma'am. It's an insect with a life cycle na parang 8 days lang siya, na mamatay na siya, pero yung economic phase niya, ito talagang black soldier fly larva. Kasi ito ang larva, ang kumakain ng ating mga kitchen biodegradable, na napakabilis, they are very voracious, no? Kainin nila yung basura sa ano natin, in a matter of 2 hours, yung ano mo, for example, magtapon ka ng yung mga dahon ng lettuce na hindi natin ginakain, after 2 hours, mawawala yan kasi ang bilis talaga nila. Kitchen fresh waste, kitchen biodegradable fresh waste, okay? Then, mayroon tayong mga fermenting barrels. Nakikita natin dito sa ating drawing na may fermenting barrel ng ating mga liquid waste. Ang liquid waste natin, kailangan ma-ferment siya. Okay, ma-ferment siya. Hindi ko siya ang alanan na fermented fruit juice, fermented plant juice, wala akong pangalan yan. Kasi medyo technical siya, tsaka hindi masyadong oriented ang ating karamihan na mga audience. Sabihin lang natin, generic lang, bio-liquids lang yan. O itong mga liquid fertilizers natin. Kailangan i-ferment siya. Ano bang ibig sabihin ng fermentation? Anaerobic fermentation, isarado mo lang siya for a minimum of 15 days and then maximum of 30 days, pwede mo na siyang iabono. 15 days, kung mayroon ka ng starter na microorganisms, magkukuha mo yan, dyan lang din sa hugas bigas, yung rice wash. Okay? Gamitin mo itong mga lactic acid bacteria from the rice wash as your bio-agent para magiging ma-decompose ang liquid natin. Ang tawag niyan is fermented na siya. Okay? So, mayroon tayong explanation yan later. Okay, sa bahay namin, gumawa ko ng fish pan kasi wedding riser, plant riser, ang tawag ko dito A riser kasi po ang forma niya A. Nung ginawa ko yon, nag-create siya ng space. No? So, mayroon siyang space innovation kasi nakakreate siya ng space. Dito ko na according to my friend, nung dyan ako sa Maynila, sabi niya, we can create land, but we can create space. Tama, kasi nung ginawa ko yung riser, may space sa ilalim. Ginawan ko ng fish pan. Okay, so, tanim sa ibabaw, fish pan sa baba. So, mayroon akong fish pan. Yan. Sa drawing, mayroon ka makikita ng fish pan. And then, tilapia, hito, pwede mo lagyan ng hito, tilapia. And then, mayroon kang crop arrangement, no? Kailangan mo i-consider talaga ang crop arrangement kasi pag mali ang arrangement mo ng crop, yung iba na apektuhan dahil ang tanim natin, ang pagkain nila, major source ng food nila is sunlight. E pag mali ang arrangement mo, tinanim mo itong mga sunlight-loving na mga plants doon sa lilim ng malalaking plants, hindi siya mag-perform ng tama. Kaya dapat lang, mayroon yung tamang crop arrangement. So, arrange mo yung herbs and spices. Yan, sa drawing, makita mo dyan sa baba, lower right.
herbs and spices, and then vegetables. Meron kang sa vegetables, may leafy greens, salad or common greens. Salad greens are lettuces, no? Mga ano, ano pa bang pwede nating gawing salad? Lettuce, arugula, ganun, no? Pero meron din common Asian greens, no? Like pechay. Oh, pechay. Yes. Lugbate, mga talbos ng kamote, ganyan, di ba? Meron din tayong clipping and climbing. Na under number 6 crop arrangement, clipping and climbing, then meron tayong rooting and fruiting, di ba? Meron tayong rooting katulad ng kamote, katulad ng luya, fruiting, talong, kamates, yan. Meron tayo. Oh, yung itong mga climbing and creeping, sitaw, meron tayong pipino, may ampalaya, upo, sigarilyas. So meron tayong mga ganyan. As long as the space will is tawag nito, available for this crop. Yes, kasha pa. At saka wag ka magtanim na hindi mo kinakain. Kaya sinasabi natin, grow what you eat and eat what you grow. Huwag magtanim ng mga halaman na hindi mo kinakain. Eh, ngayon, alma ngayon ang mga plantita. Wala problema. Magplantita din tayo, pero ilagay mo somewhere na total, ang mga plantita naman, hindi naman siya magkukumpit ng sunlight kasi plantita, yung mga philodendron, yung mga shiny, glimmering, yung ano natin, yung mga plantita plants natin, ornamentals, hindi naman siya nag-compete ng sunlight kasi originally they come from the forest, ganyan and so on. And the last, yan, under siya sa humidity ang crop arrangement natin. Kasi pag tama ang arrangement ng ating mga halaman, mayroon siya, mag-create siya ng microclimate, no? Microclimate ang tawag. Na parang they grow happily ever after. Yung parang symbiotic yung kanilang existence. Ganyan. Yes. Okay, so your garden, 50 square meter garden, is like a forest. It's like a patch, as a micro spot, no? As micro patch of forest in the urban center. Eh, pag marami kayo magganyan, edi magiging green na ang ating city. O, di ba? O, yan. So, mayroon ka pang number 7, last one is tool room, shed, and other facilities. Dapat maglagay ka ng tool room. Ito yung pinaka bodega mo. Yes, ma'am, para ilagay mo ang fertilizer mo doon, yung mga kutsilyo mo, yung mga gunting mo, mga pruning shears, mga pala, mga itak, mga, ano yung mga tools mo, pliers, soldering iron, dyan mo ilagay para pag mag-garden ka, eh, alam mo kung saan mo kunin yung mga tools. Hindi na, saan ba yung tools ko? Sinong kumuha? Ah, eh, konti lang yung oras mo kasi nasa city ka, may trabaho ka pa. Eh, naubos yung oras mo sa stress ko sa kakahanap ng mga tools mo. Hindi ka na nag-garden, na-stress ka na. Okay. So dapat organize, kailangan tamang organization diyan sa organization talaga, arrangement ng ating garden. So ensure mo din, makita mo dito, tingnan mo nag-splash siya, nag-flush siya, exit and entrance. Dapat ilagay mo ang entrance mo doon sa kusina mo. Okay? Hindi sa kusina ng kapitbahay mo. Okay? Apo. Yan. Away talaga yan. Bakit ninakaw mo ang gulay? Kasi nilagay mong entrance sa baba. Kusina ko. Di ba? For convenience. For relative convenience in harvesting. Yan. Wow. Lecturer na talaga. Oh, yan. Ayan. Okay, yan. Ito yung air riser. Yan. Di ba? Lupa yan. Dati. Imagine na wala yung air riser na yan, tanggalin mo yung air riser, dyan ka nagtatanim. Pero nung ilagay mo ang air riser, mayroon siyang space sa ilalim. O, di ba? And then, of course, you have to have these qualities. Quality of a gardener. Sabi ko, there's no manual how to be patient. Okay? Okay. Kaya ang pinaka-guide natin dito is fruits of the Holy Spirit. In gardening, there is joy, goodness, peace, sana, self-control, kindness, gentleness, patience, love, and trustfulness. This is a new paradigm in sanitation that recognizes household waste,
including human excreta and water as resources that can be recovered, treated where necessary, and safely be used again. Okay? Treated where necessary and safely be used again. And then, ang proposition ng philosophy na ito is closing the loop between food production and sanitation. It will stop the waste problem cycle. Yan. Waste problem cycle. Kasi cyclical ang problem ng waste eh. Pero pag mayroon tayong ikosan na sinusunod natin ng philosophy, we now consider soil grows food, grows crop. Okay? And crops become food, food becomes waste, waste can be turned into fertilizer. And the waste po kung ipag-ipag din ang ating mga, so cyclical, di ba? Cyclical, nakita natin. This is basic food chain, food web. Maski gaano ka basic, pero hindi lahat may access ng science. Eh? Kasi mayroon pa din tayong mga kababayan na maski nag-aral sila ng biology, hindi nila na-appreciate ang food chain and food web. Binabalik lang natin ngayon kasi ito yung sinusunod natin na philosophy sa ating home farming or urban container gardening. And the philosophy is ecosan or the ecological ecosan. Sanitation philosophy. Yeah. Soil produce food. And food, magiging poop, magiging ipot ng tao, ng hayop, ng uod, ng mikrobyo. Pag magiging ipot na siya ng mikrobyo, ha? Pwede siya gamitin pagkain ng ating mga halaman. Hindi pwede ipot ng baka, kakainin diretso ng alugbate mo. Kaya hindi man, mamamatay alugbate mo. Kailangan mo na kainin ng uod, yung ipot ng uod, kainin ng mikrobyo. Ganyan, ganun lang yun, di ba? O, see? So, ano ba ang practical scheme or yung guide natin sa ano natin, sa itong philosophy na ito? Ginawan ko siya ng tinatawag na Household Resource Dynamic Flow. Okay? HRDF. Copyrighted 2007 actually. Akala ko 2008. Binigay sa akin ng IPO, Intellectual Property Right 2007. Ang household dapat may container garden. And then barrel composting, may heap composting, and then may vermicomposting. Okay? So, ito yung urban container gardening. Ito yung definition niya. The technology of home farming used to grow food in limited spaces in the urban areas. A household activity that utilizes containers in growing fruits, vegetables, and herbs for family consumption. It is the cheapest and healthiest way of food production as it utilizes bio-waste as sources of fertilizers in gardening. So, urban container gardening. And isa ding definition ko sa urban container gardening o home farming is this is an emerging advocacy to simplify agriculture and involve all who are interested to grow what they eat and eat what they grow to address food and nutrition security issues. Yan. Ito na yung sinasabing multibioponics, ha? Yan. Many lives working together to sustain life itself. Yan. A diversified and integrated food production system established in a limited space to serve as nutrition garden of a household. It is the nutrient cycling and water conservation program of home farm where all systems follow the household resource dynamic flow. Yung nakita natin kanina, I will present it again. Ano ko lang, background lang ito. It is an adobo. It is designed to maximize the value of space and time in the garden to increase the space equivalent ratio and productivity up to 10 times compared to conventional allotment gardening system. Okay? So, maganda talaga siya ang multibioponics, no? Yan. Okay. So, ano pa ba? It is a pioneering agricultural innovation to democratize agriculture by involving many families to produce food, sharing simple and doable technologies to those who want to engage in agricultural production. Yan! Nakita mo? Ayan, ito. Ano to, sir? Ito yung 200 square meter multibioponics garden. May manok. Kompleto. Ito yung example ng drawing ko kanina. Mm-hmm. Yan. May manok, may isda, may gulay. Kompleto po yan. Ito yung tinatawag kong multibioponics, 200 square meters, UCG multibioponics, learning site actually ito. Okay? Pero pwede mo ito i-apply, ilagay mo sa bahay mo. Kung mayroon ng space. Pwede ba 50 square meter? Yes, pwede. Ito yung household resource dynamic flow.
urban eco-sanitation, ecological sanitation. My household, dapat ang household may UCG home farm. So may, kung may household ka, dapat mayroon kang home farm doon. Mayroon kang farm, okay? So dahil mayroon kang urban ecological sanitation philosophy, yung household waste mo na biodegradable, comprising 50% of the composite waste, of that composite waste, kitchen waste, ilagay mo sa barrel composter, di ba? Mayroon kang barrel composting for kitchen waste. Yung naka blue na blue ba yan? Blue na arrow, yeah. Barrel composting is for kitchen waste, and garden, for garden waste, mayroon kang heap composting. Okay, mayroon tayong mga picture yan mamaya. For garden waste, heap composting ang tawag diyan. Huwag mong ihalo ang kitchen at saka garden waste. Ang agent ng ating heap composting is chicken. Ang agent naman sa kaliwa, itong barrel composting for kitchen black waste is black soldier fly. Yes. Ito namang sa center, kung nakikita mo itong tatlong arrow, yung dalawa may papasok na direksyon. Ibig sabihin, ang product ng ating heap composting at saka product ng ating barrel composting, papasok siya sa vermicomposting, di ba? Mm. Yan. Huwag mo idiretso ang barrel composting, ilagay mo doon sa garden, huwag ka munang dumiretso. Daan mo muna sa vermicomposting, or pwede mo, not necessarily vermicomposting, kasi mayroon tayong ibang mga advocates na ayaw sa vermi, pwede mo lang siya ipabulok, no? Pwede mo siya ipabulok. Bago mo ilagay sa home farm o sa UCG mo, sa garden mo, kailangan mo i-compost. Ang nagpapabilis ng pag-compost is African Nightcrawler. Sa residual naman, 20% city waste bins yan papunta. Di ba meron ting RA9003, the Ecological Solid Waste Management Act of the year 2000? Yes. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-implement ng tama. Okay. Urban container gardening, home farming, multibioponics is actually the way to properly segregate our wastes, because we segregate not because of the law, we segregate because there is more benefits that we get out of this resource dynamic flow, itong ating technology, benefit sa ating family dahil nag-garden tayo, ginagamit natin ang ating mga biodegradable, than mere following the law. So, di ba mayroon tayong residual wastes? Itapon natin yan sa basura. That is all, that only comprises 20% of the composite waste sa bahay natin. 50% ang biodegradable. 20% ang ating non-biodegradable, residual waste. Di ba? O, itapon yan sa basura. I-collect yan ng dump truck, ang garbage collector. Itapon yan sa landfill. No more dump sites, landfill. And then recyclable waste comprises 30% of the compost or that composite waste, no? Kung segregated lang yan, itong 30% pwede mo pa yan ilagay sa ating tinatawag na material recovery facility. Eh, government yan, malaking facility yan. Sa bahay, anong ibig sabihin yan? Itong mga bins natin, paglalagyan ng mga plastics, mga lata, bote yan. Kung ano yung mapakinabangan mo pa sa garden, dito mo ilagay sa recovery facility mo. Diba? Itong 30% of waste. Yan. Dahil ginagawa mo yan, mayroon kang incentive. Ano ba incentive mo? Tingnan mo yung arrow na white. Diba? Mayroon okay. Kang... Community fresh. Health. Fresh, meron kang fresh fruits, veggies, and correct. Herbs. Tapos, correct. Meron that kang goes... community health and nutrition. Yeah, so itong dahil ginagawa mo ito, mayroon kang incentive. Mayroon kang harvest ng fresh fruits, veggies, and herbs. And na herbs na kung kainin mo yan, it will address the food security, health, and nutrition issues ng family mo. Oh, see? Ito yung resource dynamic flow. Itong sa kanan naman, i-continue natin yung arrow. Kailangan mo lang ng local knowledge and skills through training. Itong lecture na ito, katulad nito, oh, di ba? Kailangan nyo yan, kailangan ng mga enthusiasts, followers, o sino yung interested,
kailangan mo ng training, and then pag meron ka natutunan, i-apply mo. Kailangan mo ng time. Kita mo yung green arrow? Yes po. Leader, environment. Okay, yan. Yan yung resource dynamic flow na ginawa ko as my guide, as your guide, as our guide. No? Realizing every theoretical knowledge, every scientific knowledge, every philosophical knowledge. Okay, yan. Ito yung Bible natin, ito yung mapa natin. So sa bahay ko, yan, mayroon akong garden. Ito yung bahay ko, ito yung garden. Yan, drenowing ko siya, mayroon akong garden. Yan, ito yung eraser, mm-hmm. Diba? Mayroon yes. akong fresh harvest, fresh catch na fish. Okay? Kompleto yan, mayroon kami kinakain. In a 50 square meter garden. Okay? Mayroon akong kompletong pagkain. Hindi naman kompleto, pero in as far as our need is concerned, we eat what we grow and kaya grow what we eat. Susundin lang yung arrow. Actually, yung nakikita nating arrow kanina, yung sa resource dynamic flow, ito po yung result, yung pictures na yan. Yan. May fertilizer ako yan. Ito yung example ng ating home farming practices in 10 square meters. Yan. Meron tayong kitchen waste, beans, barrel composter, meron tayong vermicomposter sa baba, meron tayong garden waste composter o heap composting composter dito sa kaliwa, no? Ito yung mother-in-law ko, nag-garden. So, ginawan ko siya ng garden sa 10 square meter. During lockdown, mayroon kaming pagkain. Yan. See? It will increase the family's resiliency in the midst of disasters, in the midst of economic threat, in the midst of pandemic. Yan. Building household resiliency. Yan. Ito yung vermicomposter, garden waste composter. Yan. Itong nasa kanan, ito yung asawa ko, si Nelnel. Yan. Yan, mother-in-law ko, nagtatapon ng basura. Sa ito yung example, isang area, gawa ng garden. Yan. Alam mo kung kanino ito? Painting, sa mama sir. Sa mama ni Shamsi Supsup. Yan. Sa Jensa. Ah, wow! Enviro Green Urban Container Garden. Yan. Nagpagawa sila 2018. Yan. Opo. Yan. See? And then, sa isang subdivision dito sa Davao City, mayroon isang friend on Facebook, nakita niya yung ginagawa ko. Nagpagawa din siya sa, hiniram niya yung bakanting lote sa subdivision. Subdivision, and then, yes. Ginawa namin ng garden. All PVC ang ginamit natin kasi hindi na kami gumagamit ng kahoy. Kasi once gagamit tayo ng kahoy, every 6 months mag-collapse. Kasi dahil sa highly decomposers itong ating mga abono, mag-collapse yung mga kahoy na mga risers. So mabuti kahit pa, gawa tayo na. Kahit ang gamit, sir. Yes, nag-collapse siya. Mga maximum 1 year collapse. Ipuputol ka na naman ng kahoy. Ipuputol ka na naman ng kawayan. And then, napaka-inconvenient, no? Gagastos ka naman ng, babayad ka naman ng karpintero. Eh, pero itong PVC, para lang siyang Lego. Kaya, ang gamit ng PVC, hindi lang sa sanitary. Dahil innovation ang ginagawa namin, mayroon kami innovations, we use the sanitary pipes as casing doon sa concretes, lagyan yung concretes, matibay siya, and it will last for about 10 to 15 years, or 20 years, till concrete siya. Okay? We continuously innovate para wala nang kahoy na maputol. Yan. There. That's the guard. Yan. So, sir, ano yun? Yung nakita example ko, ano yung mga tetra pack? Ano, yes, ano ba yung mga pwede natin gamitin container? Correct. Tama yan, ma'am. Si ang unang pwedeng gamitin is ito, mga discarded doy packs o tetra packs. Ang tetra packs, tinahi, tapos nagiging tetra packs. Mayroon akong tinuruan dyan sa San Mateo Rizal. Yeah, tetra packs. Packs. P-O-T-S. Paso. Yes. Tetra packs. So, tetra packs, plastic, and marami yan. Ito yung si Kublai Milan is an artist. No?
sculpture siya. No, sculptor. Sorry. Nagpagawa din siya, yan. Gumagawa kami ng mga gardens. Yan. Ito sa rooftop ng agriculture office dito sa Davao City. And then this is ito anak ni Presidente, si Paolo Duterte. Yan, nagpagawa din. Yan. Dito din kami kumikita kasi kailangan kong kumita ng pera kasi sa research and development, ma'am, napakagastos. Pag magkamali ka, talagang gastos mo yan eh. At saka hindi ako mahilig maghingi ng pondo from any institutions, any funding agencies because I want, in as much possible, I want to be dependent. Kasi ayaw ko na malimit yung galaw ko. Gusto ko sa akin, para walang mag-control sa akin na, huwag mong i-share yan kasi kami ang gumastos sa'yo. No. This is my mission. This is our mission. This is our family's mission. Kailangan natin i-share. Ituro natin. No patent. Yeah. I have no intention of patenting this because there is more values in sharing this than making profit in our favor. Parang yayaman lang kayo na hindi. Mas maraming makinabang dito, mas doon, mas mataas, mas maganda. Hindi po sa sarili lang. Ayaw ko magiging Elon Musk. Hindi, joke lang. Ito yung kay Paolo Duterte. Yan. Romaine lettuce yan. Biro mo, 400 pesos ang kilo ng lettuce, yung romaine lettuce. Hindi mo pa sinabi, hindi ako nagpo-promote ng organic, ha? Hindi din ako nagpo-promote ng synthetic. Hindi ako advocate ng organic. I am advocating democratized agriculture. Democratized means anybody can avail. Yan, anybody can avail. Anybody can practice. Yeah, organic ba yan? Hindi ko sasabihin. Sabi ko, naturally grown. Kasi pag sinabi ko organic, dadaan na naman yan sa test, dadaan naman yan sa assessment ng organic certification council. Mahirap. Anyway, sa family mo naman yan eh. Bakit? Wala kang tiwala sa sarili mo. Okay. Abangan yan. Hindi yan sa Agri Ako Dyan.